Pareho ng pangarap na ng Gilas Pilipinas teammates na sina Bobby Ray Parks Jr. at Jordan Clarkson na makapaglaro sa NBA. Si JC natupad to, abang si Ray Ray ay sumubok din naman ngunit hindi nga lamang ito nasa katuparan. Pero eto, alam nyo ba na dati ay may punto na tinuturing na mas magandang prospect si Parks sa US kaysa kay Clarkson? Minarkahan noon ng ESPN si Ray Ray bilang isang 4-star recruit na merong 92 na scout grade, habang si JC naman ay isang 2-star prospect lang na merong 88 na grado. Class of 2010 noon si Clarkson, habang 2011 si Parks. Magkaiba pero still, mas mataas pa rin narrate noon si Ray. Paangat kasi ang trajectory ng nag-uumpisang career ni Parks noon sa US simula lumipat sila noong 2006. 2010, naimbitahan pa nga ang 6'4 guard sa Nike Global Challenge kung saan nag-drop pa ito ng 25 points sa koponan ni Anthony Davis, Michael Carter Williams at Bradley Beal. Sa kabilang banda, dahil 1 year older si JC, sa taon ding yun ay naglalaro na siya sa University of Tulsa sa USNCAA at gumawa siya ron ng 11.5 points sa kanyang unang taon. Si Parks naman, sa hindi inaasahang pangyayari, nagkasakit ang kanyang ama at para sa tulong pinansyal sa pagpapagamot nito, tumanggap ng trabaho ang legendary import sa Pilipinas bilang Assistant Athletic Director ng NU Bulldogs at kalakip nun ay ang 17-year-old Ray Parks na na-recruit din ng NU bilang player nito. Nung una may balita pa na pumirma na ng letter of intent to play si Parks sa Georgia Tech University, isang NCAA Division 1 school, pero kalaunan ay sa NU pa rin ito tumuloy para samahan sa bansa ang ama niyang mayroong karamdaman. At yun, sa mga nagdaang taon, si Ray Ray ay tuluyan nang nawala sa radar ng mga scout sa US, habang si JC naman ay ginagrind pa rin ang way niya papuntang NBA. Nalipat siya nun sa Missouri at after ng redshirt year niya, ay agarang nagpakita ng impact sa team si Clarkson, scoring 17.5 points a game. Nagdeklara na rin nun si JC para sa NBA draft at napili bilang 46th overall. Medyo malayo at napick siya habang commercial sa TV but still, naabot niya pa rin ang kanyang pangarap at mag-uumpisa pa lamang naman ang kanyang pro career. 2015, ito na ang taon na nag-cruise ang landas ng dalawang may dugong Pinoy sa NBA Summer League yun. Si Clarkson manggagaling sa isang solidong rookie year sa Lakers at tinahasa palalo sa Summer League bago ang sunod na season. Habang si Parks naman mula sa pagiging 4-star prospect ng ESPN, ngayon unknown prospect na mula Pilipinas para sa Dallas Mavericks. Matapos maglaro sa NU ng ilang taon, ay saka lamang kasi susubok muli noon ang 2-time UAAP MVP sa Amerika na may quest na makapasok sa NBA. Pangarap daw kasi nila yon ng kanyang ama para sa kanya. Sa pagkaharap ng dalawang film, naglaro ng 30 minutes si Clarkson habang 15 minutos kay Parks. Ngunit sa puntusan ay gumawa ng 17 points si JC habang 3 points lang kay Ray Ray. Yan na rin ang summary ng stint ng dalawang to dahil yan din ang average points nila sa buong tournament. Pagtapos ng Summer League ay nagpatuloy na sa kanyang NBA career si Clarkson habang si Parks naman ay naging undrafted sa 2015 NBA Draft. May balita nun na pipiliin daw sana siya ng Dallas sa draft kung hindi na available si Satnam Singh. Ang kaso lang ay hindi pa rin ito nakukuha sa dulo kaya naman ito ang napick ng koponan. At si Ray Parks ay dumiretso na lamang ng NBA D-League para sa Texas Legends bago umuwi sa bansa the next year para maglaro sa ABL matapos mag-cut sa kanyang D-League team. Talon tayo sa kasalukuyan. Ngayon, ang dating 2-star recruit ng ESPN na si Jordan Clarkson ay isa ng importanting player sa Utah Jazz at siya rin ang naging 6th man of the year ng 2020-21 season. Abang ang 4-star recruit naman ng ESPN na si Ray Parks ay isa namang import ngayon sa Japan at masaya na rin sa kanyang career despite na hindi naabot ang NBA. Walang pagsisisi dahil nasamahan naman ito ang kanyang tatay kung kailan siya pinakakailangan, nasubukan pa rin naman pumasok sa NBA at nung hindi, ay kumikita pa rin naman ngayon ng maganda sa paglalaro ng basketball.